Isang mental health and gospel seminar ang idinaos sa mga itinakdang gabi buong buwan ng Abril sa Makiling View Chapel, Adventist University of the Philippines. Ang mga aral na ibinahagi doon ay naging mahalagang biyayang nakatulong sa kalusugang pangkaisipan at pananampalataya ng mga dumalo at nakinig. Alamin ang mga aral na iyan sa Balitang May Pag-asa ni Marian Vidal. Mental Health and the Gospel, a Psycho-Spiritual Evangelistic Seminar. Ito ang naging tema ng isinagawang programa dito sa Adventist University of the Philippines Makiling View Chapel. Ang nasabing seminar ay isinasagawa lamang tuwing araw ng Biyernes at Sabado sa magkakasunod na linggo na kung saan ay tinalakay ang iba't ibang mga topic tulad ng identity crisis, dysfunctional family system, guilt and shame, fear of death, boundary trespassing, emotional stress, neuroticism and diet therapy, at problem-saturated story. Sa pangunguna ng lecturer na si Dr. Armand T. Fabella, kanyang ipinamalas sa mga tagapakinig ang kahalagahan ng pagbabago ng pag-uugali at pananaw sa buhay upang mabago ang kwento tungkol sa sarili at sa mundo. Mga nakikinig dito ay maunawaan nila na ang mga issue na ito tulad ng pangamba, ng takot, depression, okay, pagkabigo, at kung ano pang mga pinoproblema nila, yun ay naguugat sa kanilang pananaw sa sarili. Yung tinatawag na low self-esteem. Ang sagot ng Ebanghelyo ay una, ay tingnan mo ang iyong sarili sa Diyos. Kung paano pinahalagahan ka ng Panginoon. Minahal, iningatan, tinubos, okay? At kinandili ng Panginoon. Sa ganong paraan, gaganda lalo ang ating pagpapahalaga. Nagbigay ang nasabing lecturer ng mga inspirasyon at gabay kung paano harapin at paguhin ang mga negatibong kwento sa buhay tungo sa isang positibong pananaw. Actually, ang seminar na ito ay nagbabago ng aking pag-iisip. Sa pamamagitan ng seminar na ito, tumutulong ito na makakita ng liwanag sa aking mga naranasan sa buhay. Minsan, akala natin na tayo ay pinapahirapan. Minsan, akala natin na tayo ang biktima. Ngunit, through this seminar, nakikita ko na sa pamamagitan ng paggabay ng ni Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naging survivors. Kung ako lang mag-isa na papaisip ako kung meron ba nakakaintindi sa akin kasi kahit ako mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko, but then nung narinig ko yung topic na yun, nung napitingin ko yung topic na yun, ang Panginoon ay pinaliwanag sa akin ng Panginoon na kung meron mang isang nakakaintindi sa akin o nakakaunawa sa akin, siya yun. Ang nasabing programa ay natatapos sa isang group discussion na kung saan nagbabahagi din ang mga dumalo ng kanilang mga refleksyon sa bawat topikong nabanggit. Patuloy nating palawakin ang ating kaalaman habang tayo'y may oportunidad upang magamit natin ito sa gawain ng ating Panginoon at maging pagpapala rin tayo sa iba. Mula rito sa Adventist University of the Philippines, Makiling View Chapel, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Marian Vidal, nag-uulat para sa NPUC Hope Today News.